Nagliwanag kanina ang pinakamataas na Christmas tree sa buong Pilipinas. Matatagpuan po yan sa Makati. Hindi naman nagpahuli sa pagpapailaw ang mga dambuhalang Christmas tree sa Cubao at sa Davao. Pero sa gitna ng selebrasyon, hindi pa rin nakakalimot ang ating mga kababayan na tumulong sa mga kapuspalan. May report si Dano Tingkungko. Ang higanteng Christmas tree na ito ang nagsisilbing tore ng ilaw sa bahaging ito ng Makati City. Sa taas na 120 talampakan, hatid nito ang makukulay na ilaw na nagpapaalala sa bawat Pilipino na may pag-asa pagkatapos ng trahedya. Mas naging makabuluhan pa ang Christmas tree lighting event dahil sa proyekto ng syudad na Christmas Meant for Sharing. Ang mga donation box na ito nagsisilbing paalala na huwag sana nating malimutan ang mga kababayan nating nangangailangan. At sa pamamagitan ng bariya-bariyang donasyon ay makalikom ng sapat na halaga para sa rehabilitasyon ng mga lalawigang sinalanta ng bagyong Yolanda. Meron kaming pupwedeng donation in goods kung saan pupwede, meron kaming dinesignate na isang lugar kung saan yung mga in goods ay pwedeng madala, pero pwede rin in cash. Inilawan na rin kanina ang giant Christmas tree sa Araneta Center sa Cubao, Quezon City. Nakadisplay rin ang mga float na gawa sa probinsya ng Capiz na isa sa mga tinamaan ng super typhoon. Ginagawa namin ito, ma'am, yung kasagsagan ng bagyo. Hindi, ang sa amin nga doon eh, yung bahay namin ito nasisira lahat eh. Sira daw lahat sa bagyo. Proud din kami sa sarili namin dahil nga, dami rin tao nasiyan, di ba? May koral pang haharana sa mga namamasyal. Pinailawan na rin kagabi ang pinakamataas na outdoor Christmas tree sa Region 11. Halos 80 talampakan ang taas ng Christmas tree ng Tagum City sa Davao del Norte. Pinalamuti yan ng makukulay na ilaw, tila simbolo ng makulay na karakter ng mga Pilipino. At kahit nga dumaan sa unos, hindi pa rin mapipigilan ang ating mga kababayan na ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo. Pilit binubura ng mga taga-Dawis Bohol ang bakas ng lindol na tumama sa kanilang bayan at ilan pang bahagi ng Visayas noong nakaraang buwan. Gawa sa buri, fiber o raffia, mga dekorasyon talaga namang umaaliw sa mga dumadaan. Mapabilin man, parol o higanteng Santa Claus, binuo gamit ang raffia. Kasi ang promoting namin, ito ang raffia. Ito ang mas maganda namin ditong binibinta. Maganda yung gawin ng Christmas decor. Ang lahat ng ito, patunay lang na walang anumang unos ang kayang tumibag sa tibay ng pusong Pilipino. Dano Tingkungko, GMA News.